Ano na bang mga type na mga kabataan ngayon? Digital na or ano pa din? Surprisingly, for itong tong pandemic lalo, I'm just talking about yung what I have experienced. Meron talagang certain happiness ang kids, especially if they're doing tactile activities. Pag sinabi mong tactile, they hold things. Ano sila ng clay, they hold a crayon in their hands, they hold yung paint sa kamay nila, nagpi-finger painting sila, they get yung paint, kahit minsan may brush na pero kinakamay nila. Iba kasi yung idea ng hand. Especially if there are younger kids. Kasi I had so many, pero countless na estudyante na kids. Happy ako, kaya lang, of course, dahil siguro sa kinakain, mas-hyper sila. usually, when they're doing things, gusto nila mabilis. Okay. Yun yung napansin ko. Siguro yung ano lang, yung span of attention nila. Yes. Mas maikli. Na parang pag nagko-color, nagpe-paint, gusto nila mabilis tayo. Tapos naka-experience din ako ng kids. This vary from one workshop community to another. Some kids naman, minsan naiiyak pag hindi nila nasasabayan yung ginagawa ni teacher. Yes. Pero what I like about them, gusto nila, sinasabi nila na parang, teacher, please slow down, I'm not yet finished. Oo, maganda. Medyo vocal sila, which I really appreciate. Oo. Ayan. Okay, yan. Madali. Yes? Sabi ni Christopher, iba ang achievement unlock kapag you create something by hand. Oo. Suggest ko din yan. If you have kids, if you have pamangkin, if you have son and daughters, or any anak ng yung mga inaanak nyo, sa totoo lang, kahit sinong bata, especially this Christmas, you give them a coloring book or a sketchbook and coloring materials. Never pa akong nakakita ng bata, at least on my end ha, na hindi naging happy pag nakakita ng isang box ng crayons or paint. Yes, oo. Diba kahit yung parang, kabataan natin? So, imagine mo, dati simple lang siya eh. It's just some parents na feeling nila, mas okay pag niregaluan ko ng cellphone or iPad yung bata. Eh samantalang pag nabagsak mo yun, wala na yun. Tapos sobrang mahal pa. Tapos magagalit ka pa dun sa anak mo. Eh yung crayon, pag nabagsak ng anak mo, mababali lang siya. Kaya. Pero magkulay pa rin siya. Totoo. Yun yung idea ng dati naalala ko, binigyan ako ng colored chalk. Diyos ko, yung happiness ko dun sa colored chalk sa blackboard. Sobra-sobra na. So alam mo yun, don't imagine na ganun. Tapos basta, bigay mo lang yung bigay mo yung coloring book. Kahit hindi kailangan na mahal. Kahit yung mumurahin, yung mga 15-10 pesos, bilan mo 10. Diba? 100 lang siya. Oo. Tapos bilan mo ng crayon na para matuwa, bilan mo ng 100 colors. Tingnan natin pag hindi natarantay ang magkulay maghapon. Totoo, diba? Tapos, of course, when you give these things, para na rin siya, time out sa device. Totoo. Kasi nakakalabo talaga ng mata. Oo. Naalala ko ng kabataan ko no? Pagka may bago kang crayon, tapos hindi diba? Lang, parang iba yung pakiramdam, yung parang, wow. Tsaka, pag pumupunta ako ng mga art supply store, parang feeling ko yun yung, di ba, yung iba pagka nagpupunta ng mga branded clothing, dun sila feeling, ako naman, mas masaya ako pag napupunta ako sa mga gano'n, sa mga art supply store, nakikita ko yung mga canvas, yung mga iba't ibang materials lang, ng mga kulay ng mga paints, kung ano-ano yung mga papel, di ba? Ewan ko, masaya ako dun, sa gano'ng shop. Ayun. O, naalala sabi ni Yes? Yes, sabi sige. Sabi mo. Si Carol, sabi niya, kaya pala, naiintindihan ko na bakit palagi nagmamadali pamangkin ko si Inigo, ang bilis mag-color. Naghahabol ba? Oo, ganun talaga minsan. Natural lang siya. Kasi excitement yon. It's the excitement of doing things. Na they wanted to finish something. Tapos, wag yung pagalitan yung mga nyo. Ito, this is one thing that I've learned also. Kasi I attended also a few seminars and workshop about teaching kids. Na, minsan kasi, as a parent or as a guardian, naiisip nyo, kunyari, sige, let's color this.
kasi may way of coloring or painting na tinuro sa atin ng bata tayo. Bawal lampas, dapat puno. Na parang feeling mo, kung ikaw yung bata, eh ganun kasi yung tinuro sa amin dati, parang ganun yung feeling natin. Ngayon, mas nare-realize mo, bakit yung ano mo, yung basta kinulayan niya lang ng ganun-ganun yung coloring book or yung papel, nakalimutan mo na, ay dapat anak, ganito yan, dapat ito yan, dapat nasa gilid, itong linya hindi ka lalagpas, ito dapat pantay yung kulay. Alam mo yung dami ng rules, nakakalimutan natin na yung idea of coloring, just putting colors on the paper, kahit lampas-lampas siya, it made yung kid happy. Yun kasi yung mahalaga, whenever you give art materials dun sa kid, you let the kid explore. Like example, parang tayo kasi, di ba, tinuruan tayo natin ng baba, oh, eto apple. Automatic, sasabihin mo, anong kulay yung apple? Red. O, di ba? Pero hindi siya totoo. Yes, maraming iba. Kasi maraming kulay. Yes, totoo. Yung ganong idea, kasi it's because it's too regular for us, na yun yung tinuro sa atin, feeling natin yun lang yung nakakahon yung idea natin, yung imagination natin doon, na kahit tayo, pag kinlik na ganyan, automatic yun lang. Nakalimutan natin, ay paano pag nakita pala ng bata, may green na apple, nung nag-grocery sila. Or paano kung nakakita pala siya ng yellowish? Or paano kung brown yung ginawa niya, yung pala nakakita siya, di ba pag yung apple, medyo ruined na, brownish na siya. Totoo. Nakakalimutan natin na nagpapalit-palit yung kulay ng apple minsan. Same with the banana. Kita natin sa banana, green siya for a while, then it would turn into a yellow na banana, and then it would turn into a brownish banana. Yes, brownish. So, meron palang stages yung kulay niya. Same with leaves. Automatic, di ba, pag leaves, sinabi natin green. Pero hindi naman pala green lahat ng leaf. Merong reddish, may brownish, may orangish. Ganon siya. Nakalimutan natin na yung bata, nag-o-observe sila ng natural surroundings. Oo nga. Tapos yung natural surrounding natin, hindi din siya perfectly perfect. Hindi lahat ng leaves diretso, hindi lahat ng bulaklak perfect symmetrical yung itsura. Merong iba may kagat ng insekto, may iba may butas-butas. Ganon siya. So why do you expect a person, especially a kid, to color something perfectly? Parang unfair. Kasi it was an old way of teaching things. Yes. Kasi yung nagturo sa atin ng art. Sa sinasabi mong yan. Parang, kasi yung nagturo sa atin ng art nung bata tayo ay karaniwan, hindi artist. Yes. So, by book sila, no? By book. Oo. Kasi yun yung pagkakaturo sa kanila, dapat ganito. Dapat ganyan. Yung orange, dapat kulay orange. Di ba ang kulay? Eh, paano kung gusto ng bata, ang orange niya, kulay purple? Oo. Mali ba yun? Pag inisip mo, mali ba siya? Pag kinulayan natin ng purple yung orange, dapat yung purple eggplant yun. Alam mo yun? Kasi nakaset na yung isip mo na, hindi, dapat kasi ganun yun, this and that. So, mali ba pag pinalitan siya ng bata? Eh, minsan, nagkakaalaman pa yung pala, meron pang idea ng color blindlessness. Ay, totoo. May mga na... Diba? Minsan yung ibang bata, akala nila, mahina yung pang-gets ng bata sa kulay and all. Yung pala, color blind pala yung bata. Yes. So, marami pala siya. Natutuwa ako marami. Kasi within dun sa range ng ano, you'll get to realize na, so... Always, color is a subjective thing. Pag sinabing subjective, iba-iba siya. What's red for you might be just orange for another person. Kaya, what's green for you might be blue for another. Yung yellow sa'yo, pwedeng orange na siya sa iba. And so on and so forth. So, yung appreciation of these things will vary from one thing to another. Yun dapat yung iniisip ng teacher, especially kung may manonood na teacher nito, huwag kayong biglang mag-berserk pag hindi sinunod ng bata yung paraan ng pagkukulay, paraan ng pagganyan. Kasi dati very strict, di ba? Parang tayo, di ba? We were taught about the same script nung bata tayo. How to write. Pero ang ending, lahat tayo, nung lumaki tayo, iba-iba yung handwriting natin. Yes. Pero pare-pareho na tinuro sa atin. Pero nag-adjust yung kamay natin dun sa handwriting natin na ginagamit natin ngayon. It's the same with coloring and painting. Automatic mag-a-adjust siya sa ayaw natin sa gusto. Kasi mag-a-adjust siya per person. Yes. At saka, so don't be too hard on your kids. Wag masyado. Bata yun, it's play. Playing is
learning. Always remember that. Kids yes. learn through play. Yes. Pero sabi ni Christopher, is stereotype ang ideas. Dati, yes. Dati. Oo. So, kasi diba, parang pag masyado tayo nagbigay ng rules, nawawala yung freedom of expression tsaka yung creative side ng lalo na ng mga bata kasi sila sila yung walang rules eh. Mas makikita mo yung ano nila freedom of expression nila. Tapos yun nga na nalilimitahan kapag sinabi mo oh, don't do this, don't do that. This is the way, 'di ba? Parang doon na ano na sayang yung magiging pwede nilang magawa kung bata pa lang, inano na natin siya. Kinontain ba yung term doon? Yes. Dati, okay siya. Mm-mm. Kasi yun yung kinalakihan natin. So, dahil kinalakihan natin yun, tapos there are several studies about that. There are some papers published about it. So, if you're watching this tonight, stop nyo na yun. Cut nyo na sa isip nyo na yung kung ano yung nakagawian namin, yun lang ang tama. Dapat open ka dun sa iba't ibang klase ng tama. Kasi pwedeng iba't iba yung tama. Hindi necessarily, ito yung natutunan mo, yun lang ang tama. Okay? Yes. So, ganun yes. siya. Maraming yan. Iba-iba. Yan yung isa sa natutunan ko sa art. There's not just one way into doing something. Pwedeng mag-result kayo into the same result, pero yung process into making that result, magkakaiba siya. To simplify it, parang ganito, let's use math. Halimbawa, to arrive at something number 10, kunyari, kailangan makakuha tayo ng 10. Pwede namang 5 plus 5, 10. Ibig sabihin, dalawang 5, dalawang malaking step para maging 10. Mm-hmm. Pwede ding limang 2, 2 plus 2 yes. plus 2 plus 2 plus 2, 10 din yun. Uh-huh. Parehong tama yung process na ginawa mo kasi 10 din yung result niya. Pero mas mm-hmm. maliliit yung steps na ginawa ng 2 plus 2 plus 2 plus 2. Tama yes. pa rin siya. Or okay. pwedeng nag-start kayo pareho ng 5. Pero yung sumunod mo, 1 plus 1 plus 1 hanggang maging 10. Oo. 10 pa rin siya. Pareho yes. kayo ng start, pero in the middle of thing, siya diniretso niya agad isang big step ulit. Ikaw, nagdahan-dahan ka ng 1 plus 1 plus 1. Pero 10 pa din siya. Ganun din yes. pag art or doing other things. It doesn't matter if you do it a different way. If you arrive at the same thing or a similar thing, yun yung mahalaga, yung result. Yung end result, hindi walang tamang exact way. Merong iba-ibang way per person. And you need to, ano, you need to be at peace with that. Okay lang siya. Yun yung dapat isipin. Okay lang. Sobrang dami nating natutunan, guys. Sobrang thank you, Teacher Ian.